Kahit pa nabubuhay si Pangulong Noynoy Aquino, ang angkan ng magulang ng dating Pangulo ay itinuturing na yaman ng lahi ng mga kabalen na Tarlakeño. Binisita ng news team ang Kapitolyo ng Tarlac. Dito may sariling museo ang pamilya Aquino mula sa naging dating gobernador at senador na si Benigno Ninoy Aquino Jr. Ayon kay Tarlac Governor Susan Yap, ang pagreserba nila sa mga alaala ng mga itinuturing na icon ng demokrasya ay kanilang pinahahalagaan. Dito ay hands-on naman umano siya sa koordinasyon sa pamilya Aquino, lalo't ang pagsisinop sa mga artifacts ni Ninoy at Cory ay naitago sa museo ng mga Aquino. I'll see once in a while, nagte-text po. I saw Viel nung dumating po ang Papa Nuncio here, nang nag-tour sa Aquino Museum. Sinabi ni Governor Yap na sa karera sa politika ng yumaong si Pinoy, kahit na siya'y umabot umano sa pinakamataas na pwesto ay hindi ito nakaramdam ng anumang ere. Bagkus may mga sandalian niya na sa kwento ay nagiging tila bisyon nila ni Pinoy dahil sa napapasarap na kwentuhan sa kanilang kaparehong distrito na pinaglingkuran o ang second district ng Tarlac. Ano yung hindi niyo makakalimutan kay Pinoy? Meron kaming isang bisyong hindi dapat yata yan. Anyway, one of the was when I was in Congress, first Christmas party yon sa first Christmas party sa Congress sa Batasan, no? Syempre the preparations were inside, pero ako I like preferring to be outside sa outdoor. Opo. And when he came in, He stepped out and sat with us on the table. Napatagal, no? And he was about to speech. Ayaw pa niyang pumasok. Kasi yeah. Yung little chat, we were only five in the table, five or six of us na congressmen nandun sa mesa. Hanggang ilang beses siyang tinawag, Presidente, kayo na po ang magsasalita. Parang several times niyang mamaya na. Because we were just enjoying chatting, very light moments, happy moments. Ayon kay Yap, ang edad na 61 years old ay maaga para sa isang lider na maraming pinapangarap sa bayan. Para sa kanilang mga Tarlakeño, ang pagdadalamhati ay hindi lamang dahil nawalan ng kaibigan at kabalen, kundi ng isang Pilipinong makabayan. Pinoy is only 61, very young. To lose him at this time is a great loss for Tarlac, really. Pinaglingkuran ni Governor Yap at ni Pinoy ang second legislative district na sakop ang Tarlac City, bayan ng Gerona, Victoria at San Jose. Natapos nito ang kanyang termino mula 11th Congress hanggang 13th Congress. Paolo G. Santos, CLTV News.